Ayan, so magandang araw sa inyong lahat, guys. So last time, meron ako in-upload na video regarding dun sa tampered na gulong. Ayan, kung napanood yung video natin na yan. Sinend sa akin yan yung isa kong viewer kasi nakabili siya ng gulong tapos tampered pala yung ano, yung manufacturing date. So may mga expiration din kasi ang gulong. Although, sa gulong hindi nakalagay yung expiration date. Ang nakalagay doon is the manufacturing date. So yun yung tinatamper. Tapos may mga nag-comment, huwag daw kayong bibili ng gulong sa May Tomas Mapua sa Blooming Treat kasi maraming nagtatamper. Actually, totoo naman yon. Pero syempre, meron pa rin naman mga nagbebenta na ane. So nandito ako ngayon, guys. Kung familiar kayo, nasa Tomas Mapua ako. Ayan. Tomas Mapua, dito ako lagi bumibili ng gulong pag kailangan ko. Okay? So ito na yung naging suki ko rito. Kung nakikita nyo yung pangalan nila. Ayan. Virgin Tires. Dito lagi ako bumibili. So hindi to promotion, ha. Actually binibili ko to. Mamaya mamakita niyo, magbabayad ako. Tapos ito, tinatanggal na nila kuya yung gulong. Kasi ito yung Vios na ibinenta natin. And syempre, kailangan natin papalitan ng gulong kasi kalbo na yung gulong natin sa harapan. Medyo natatakpan pa ng cover yung manufacturing date, pero makikita ninyo, usually guys, ang basehan ko lagi dyan, kapag ang DOT mark, may mga marking kasi sa gulong na kagaya nito, naka-emboss. May mga marking din na parang niluluto siya. San ba yun? Meron ba kayong ganon? Wala eh, no? Okay, so ito naka-emboss to. Ayan, so makikita nyo, naka-emboss din yung ating manufacturing date. Nakalagay 08-24, okay? 8 weeks ng 2024. Ito minanufacture, guys, ha, hindi siya expiration date, manufacturing date yan. 8th week ng 2024, so mga last week ng February siya ginawa. Tapos ito namang isa, 42nd week ng 2023. So nag-request ako ng parehong 2024 kaso wala na daw stock. So okay na rin to, ano lang naman ang difference nila, ilang araw lang naman eh. Okay, 42nd week ng 2023. Yan, so kayo titignan nyo rin maigi kung yung manufacturing date ba mukhang ikinabit lang, mukhang idinikit, or mukhang inano lang nila yung inilagay, kagaya nung nasa video ko. Ayan, makikita nyo naman na parang ikinabit lang, diba? Pero eto, nakaano siya, oh, yung talagang naka-emboss yung kanyang manufacturing date. Ayan, si manufacturer ang naglagay niya kapag kaganyan. Ayan, so ingat, ingat sa pagbili, mga boss, lalo na kapag ka ang gulong ninyo nasa harapan nakakabit. Alam naman natin, kapag sa likod kayo nasabugan ng gulong, bababa lang. Pero kapag sa harap kayo nasabugan ng gulong, mga boss, tapos nasa high speeds pa kayo, naku, aksidente yung maiging katumbas nung. Kaya bantayan ninyo kapag bibili kayo ng gulong. Manufacturing date, mga boss. Sabi ng manufacturer, 10 years daw ang gulong. Pero ako kasi hindi ako nagpapaabot ng 10 years. Maximum na sa akin siguro, 6 to 7 years ang gulong. Kahit makapal pa, pinapalitan ko na. So ito na, guys, yung comparison. Ito yung gulong na galing sa akin. Kung makikita nyo naman, ito niluto. Niluto siya sa gulong. Hindi siya naka-emboss sa gaya nito. Pero makikita ninyo, originally, nakaluto siya. Hindi siya yung parang idinikit lang. Ayan, niluto naman siya. Hindi pa siya expired 2017, pero 7 years na rin siya ngayon. Time na rin sa akin yan para magpalit. Tapos manipis na rin eh. Ito na rin yung tread wear limit niya. Oh. Okay, so palitin na to. Thank you. Okay, guys, so ito na yung binayaran ko. Bali 2,200 yung isang gulong. 4-4 tsaka balancing, syempre. Okay, so ganun lang. Basta bibili kayo ng gulong, guys, be observant. Kahit sa gulong talaga may nagtatamper. So mapapayo ko lang sa inyo, check nyo rin yung manufacturing date, ha? So pinakita ko naman sa inyo kung paano ako mag-check ng manufacturing date ng gulong. Salamat po.